Maganda na panghabi po sa inyo. Ang wala pong katanungan ay hindi po bakit po 4D? Sabi niyo po nga na B. Pangalawa po, ito pong ginagawa po namin ang pastoral planning, hindi po kaya parang maiisip po ng iba na parang yung ating po nga existing parish pastoral ay maiisip nila na para pala silang ginawa. Parang naging inutil sila ito mga nakaraan na nakaraan ako. At kung bakit po tayo ay ngayon ay meron ng bagong set of pastoral na okay, thank you. Teka po muna, pwede mo na 40, ano? Kasi po kailangan natin ng maraming tao sa inyong parokya to do the surveys, to collect the data, ano? Sila po yung katrabaho. If you have only 10, 15, parang nag-decide na kami na parang may inang po nito. Para makatulong ninyo sa maraming trabaho na nagdadating sa parish ninyo. At itong 40 na ito, kung sila ay magagaling sa iba't ibang sektor ng inyong parokya, ay magandang bilang. Ano? Para, of course, sa paligid ng ating mga instruments, sa ating mga sound na mga gagawin natin. At isa pa nga, ang pinakamahalaga sa tingin ko lang, ay hindi kayo mahihirapan na magpagalaw ng mga gawain sa parish ninyo with regards to pastoral concerns. At ito pong 40 na to, hindi lang po ito mananatili ngayon dalawang taon. Pwede nyo rin sila i-place sa susunod na mga buwan. Para sa susunod pang mga taon na lalabayin natin para sa gawain pastoral sa parokya nyo. Ang permission. Si Dr. Mina, meron po sa disabili. Po yun sir. Parang mawawalang bisa yung inyong ginagawa na. Pag po nagpa-pastoral planning, hindi na natin isinasantabi yung buhay na nasa parokya na. Kaya importante sa when ano, makikita na yung survey, sabihin, itatanong natin kung paano pa natin mapapadipen yung inyong ginagawa na. Kasi hindi pwede na sabihin natin na tabula rasa at kay enter, hindi. Kasi nato na yung buhay ng parokya. Kaya importante na ilalagay natin sa konteksto ng buhay ng parokya, hindi natin isasantabi yung inyong mga ginagawa na baka sa survey, mapapalalim natin yung mga programa. Yun ay nasa. So, you get into what they call the strengths perspective. Every parish might have its own strength in one or another ministry. May mga parish na ang ganda ng ministry niya sa mga OFW, may mga ganyan. May mga parish na meron na silang mga iba't ibang pamamaraan na very mapaglikha tungkol sa pagkatekais ng mga bata o mga ganyan. Maraming ganyan. Merong ibang pare, organize na nila some basic Christian communities. Kaya hindi mo yun isasantabi. Palalamimin po yung buhay ng pananampalataya na nasa parish. Thank you for. Yes.